Usap-usapan ngayon ang binansagang batang Durandas daw sa PBA dahil sa nagkaparehong playing style at shooting form nila. Si Calvin Oftana umano ang pinaka-the best wingman sa PBA, pinaka-scorer, pinaka-consistent daw sa lahat. At si Oftana, minamatch up din ngayon kay Arvin Tolentino na pareho ding may mataas na average points ngayon at silang dalawa napabilang sa best player of the conference race. Sino kaya ang mas nakakalamang sa dalawa, yung batang Durandas na si Calvin Oftana or si Arvin Tolentino? Anak ni Diosel Ducy, nagsumbong umano sa mga may posisyon ng PBA daw hindi pata sa kanilang pamamalakad. Lumalala po ang issue dahil kung saan-saan na rin daw nakakaabot ang balita na kinakawawa lang ang Blackwater sa PBA. Bago tayo magpatuloy, kung nais mong suportahan ang aking channel, just click subscribe and share. Kahapon doubleheader ang game sa PBA at sa lahat-lahat itong laban ng TNT versus NLEX ang pinaka napansin ko. Alam niyo kung bakit? Dahil kay Calvin Oftana, nakakuha siya ng 37 points mga kuis at tila mas nagiging komportable pa siya ngayon sa minutong binibigay ni Coach Shot. Bigla akong napaisip na kaya pala dali-daling kinuha kay Coach Yang si Oftana dahil sa mga potential na nakikita nila na magiging napakaterador na wing pala. Naglalaro siya ng halos 70% shooting beyond the arc. Dahil nga dyan, binansagan nila ito na batang Durandas daw kasi pareho ang shooting form pati playing style. Kapag maganda ang pulso ni Durandas, lalo na sa kanyang prime years, kahit gaano pa yan kasikip, titira yan at papasok. May nakapagsabi na si Calvin Oftana daw ay walang weakness sa sobrang galing niya kasi yung span niya at height, pang wing talaga. 6'6 ata to si Oftana or 6'7. Pero dahan-dahan ang bitaw kaya solid ang composure at shooter. Pero lahat naman ng player may weakness. Naniniwala ako na si Calvin mahina sa depensa, especially sa international games. Minsan, hindi din nagiging consistent yung shooting niya sa international games. Pero malaking bagay yung inclusion niya kasi good support yung nagagawa niya sa labas. Teka, magandang i-match up itong si Oftana kay Arvin Tolentino. Halos parehas ng bihas at parehong shooter. Silang dalawang ngayon ay naglalaro ng halos hindi bumababa sa 20 points per game. Si Arvin din ay naglalaro ng up to 65% shooting from the field. At nung naglaban ng TNT at Northport, di ba natalo ang TNT noon? At yun ang game na nakakuha si Arvin ng 29 points. Kaya ako nagtataka kung bakit hindi sinama ng gila si Arvin noon sa 5th window ng FIBA. Parang naisip kasi nila na dadalawa ng wing kapag isinama pa nila si Arvin. At si Oftana nga ang napili nila. Kung sa speed, medyo mabilis si Arvin. Kung sa shooting, pantay lang sila. Kung under the basket o power play, mas sanay si Arvin. Pero sa perimeters, mas consistent si Oftana. Mas bata din si Oftana. Mas modernong gumalaw at mas madalas bumitaw ng outside shots. Si Arvin madalas din namang bumitaw ng outside shots pero mas slowly but surely siya. All in all, parehas din silang mabilis umarangkada ang opensa. Sino ang pinaka the best wingman ngayon sa PBA? Arvin Tolentino or Calvin Oftana? Next update, anak ni Diosel Ducy nag-rampage sa kanyang social media account tungkol sa parity ng PBA kasi nga daw hindi daw patas sa trades at madalas sa kanila napupunta ang weak players na pangpalaman lang sa trades. Teka, bakit nila naisabi yan? Samantala ang Blackwater naman mismo namimigay ng mga players. Parang ganito kasi yan, kung hindi nyo inaalay yung mga best rookies nyo, edi sana mas marami kayong napapahinog. Pero dahil nga hindi kaya ng Blackwater yung talent fee na hinihingi ng mga players nila, kaya no choice, kailangan ibigay para masustentuhan ang buong pangangailangan. Ngayon, dumagdag pa itong free agency rule na malaya na silang makakapili ng team as long as expired lang ang kontrata nila sa mother team. At dahil ang mga players gusto makaranas man lang makapag-champion, makatanggap ng malaking sahod, kaya yung iba ayaw na magpa-renew ng kontrata nila. Ang dami ng coaches ang dumaan dyan. Kahit si team ko pang ilagay dyan, basta ang players salat sa quality tapos limitado masyadong choices, kaya olats pa rin. Itong anak ni Diosel Ducy, nagsusumbong na raw kahit saan-saan. Pinapakalat na kaya daw nagiging kawawa ang team ng tatay niya dahil hindi sila pata sa loob. Hindi siguro alam ng anak ni C na mismo ang Blackwater ang humihila pababa sa kanilang team. At dahil sa komento ng anak ni C, kinuyog siya ng mga tao sa social media at bumalik sa kanilang magpapamilya ang negative feedback. At ang dapat gawin ng Blackwater, mag-focus sa pure business na pinapalakas sa PBA. Baka hindi magkatotoo na ibibenta na lang ang franchise na to. At kung ito talaga ang totoong pakay nila simulat sa pool.